Sabi dito, for ease of argument, ni insulto tayo. And simpler discussion, ayan. Some aversion stated in the answer were stated to it. Number one, undeclared income tax due per 2307. This assessment was reduced by 11.4 million due to partial submission of VAT invoices and official receipt 332. Again, the word partial submission was mentioned. Natural. Kasi kailangan nating i-controvert yung regularity nung sinasabi. Kailangan nating i-prove na irregular yung sinasabi. Kasi pag hindi natin i-prove yun, regular yun, talo ka. Ibig sabihin, tinatakbuhan nila yung kanilang obligation. Ano-ano yung tinatakbuhan nila? Sasabihin ko, number one, is yung right to exhaust administrative remedies. Number one yun. Number two is right to be informed of the details of the assessment. Yung bang natanggap ninyong two-page letter na ito ay may details of the assessment. So, meron tayong right to be informed of the details of assessment, which is sana sabi ni Tony ngayon, wala itong attachment. At saka meron tayong tinatawag na right against misfeasance. Dahil hindi nila ginawa yung trabaho nila despite na binigyan natin ng mga ebidensya. So with that, naibasa na natin yung kailangan nating basahin at pupunta na tayo dun sa paano to sasagutin. Yung pinaka-foundation